ating kaibigan na si Ate Gemma. Hello! Thank you. Si Ate Gemma po ay nakatira dito sa South Korea. 17 years na po siyang naninirahan dito sa Korea. May mga katanungan ako kay Ate. And so can you introduce your name? Ate. No, I'm Izzy. I'm Jolanando. Okay. South Korea. So, ilan yung anak mo, ate? May anak ako. Isa lang yung anak ko. Isang lalaki lang. Kalis na siya ngayon, ate, di ba? Tama ba? High school. High school ba tama? High school pa lang siya. May katanungan ako, ate. Mahirap ba yung trabaho dito sa Korea? May mahirap, may hindi rin naman. Ang sakayanin mo lang, safe lang, para makasurvive. Ngayon, yung trabaho mo ngayon, okay lang naman, di ba, ate? Okay lang din naman, nakakaraos din. Okay. Yung pangalawang tanong is, may mga kakilala ka ba dito sa Korea? Yung mga kaibigan ng mga Pinay? Oo, madami. Marami ang kaibigan, kaso di ko na alam ang iba. Di ko na nakita. Iba meeting na nawala na. Pero dito sa dito sa banda sa bahay mo, marami nga bang mga Pinay na kilala? Oo, marami. Marami kilala. Dahil sa DC, di na nagkikita-kita. Dahil sa kabitihan, no? Oo, sa kabitihan. Okay. Di na rin nagkikita-kita. Ano yung mga nagustuhan mo dito sa bansang South Korea? Marami ako dito nagustuhan dahil manis na kung magtrabaho, madali kang makapasok. Basta, huwag ka lang pili ang trabaho. Basta marahal ang trabaho. Tapos, ano yung mga masasabi mo sa mga babaeng balak mag-asawa ng Korean? Yung mag-asawa ng Korean. Study first Korean. Korean language. Para kung ano man ang sama ng loob mo o may tampo pa sa asawa mo, may sabi mo, di ba? Kung anong gusto mo. At may paliwanan mo lahat ang list ko mong sasabihin sa asawa mo, hindi ka magkikim-kim. Number two, kailangan fighting ka sa buhay. Dito, bawal yung matampuhin. Wala matampuhin sa kanila. Ano ba? Hindi nila dinididib ba yung mga galit-galit. Wala yan sa kanila. Yung mga kailangan. How about sa mga biyanan natin? Ano masasabi mo ito? Sa mga bayanan, dapat mauna kang gumising sa bayanan. Dapat ikaw ang nauna gumising. Ay, ganun ba? Oo, magsasain ka kaagad sa umaga. Dapat anong mga exactong oras dapat gumising? Mga alas 5. Alas 5? Oo, isan nga, di ba? Alas 4 gumising na yan. Magsain. Ay, ganun ba? Magluto na lang tayo dyan. Wala. Alas 5, di ko kaya yun. Pero, pagtrabaho. Kasi no, nabenan ko. Alas 4 pa lang, higisin na yan dahil magtrabaho sa bukid. Kaya kailangan mga 3:30, alas gising na rin ako. Magsign ako. 3:30? Moving yan. Pero ngayon, wala na. Wala na ako. Walay naman ako ng bahay. Bukod ako. Sige. Medyo may hinapag mo kasama din. Pero marami kang matutunan sa kanila sa trabaho. Kapag yung oras, marami na sa kanila. Ayaw nila yung parang maliwanag na tulog ka ba ayaw. Ayan, diba? Ang dadya kong player nila, makarinig ka naman sa buong siguro. Iro na. Pero natutunan ko yan sa samunin ko yung magising ng umaga. Kasi sa simbahan, ititrain na niya. Pag sa simbahan ka ng nag-asawa, ititrain ka nila. Ayun ba? Sa simbahan, ititrain ka muna nila na magluto, kung anong dapat maghihanda sa lamisa. Tapos maglinis, maglaba. Kasi alam nila na ang binan dito. Ang mga asawa ng anak nila, kayo talaga dapat ang matanda sa ganun nyo. Ang tradisyon ka.
recommendation talaga nila ng paghandaan yung gano'n. Number one, pati asawa. Pero mas maganda yung ano, yung separita sa gano'n mo. Diba? Oo. Mas maganda man din separita kasi yung mga... Yun eh. Oo, comfortable. Comfortable yung tulog mo. Comfortable din ang buhay mo. Yung walang nangingialam. Oo, yung nangingialam. Pero ano, nagtan dyan. Hindi ka nga lang matututo sa mga pagluto nila kasi wala ka ganun. At saka matututo ka din magsalita. Oo. Kagaya? Maribay? Sobra pa. Tapos lagi siya makipag-usap sa mga matatanda. Kasi yung mga parang matatanda niya, yung iba at saka pala. Mabilis. Oo, mabilis. Tapos parang kinakain din ang salita nila. Parang wala sa wari dito, wari doon. Wari dito, wala doon. Magsasamisit ka kami ngayon, guys. Ang ate. At si ba't hindi maubos nito? Ang dami. Kaya nga ate. Ala. Hindi maubos nito. Si ano mo na lang. Sige. Halimbawa. No? Dami kasi niyang niluto, guys, na ano. Sanggit dyan. Like this one. Ayun, magagawa. Dito sa Korea, hindi man mahirap yung buhay dito kung mayroon lang talagang trabaho. Diba, ate? Saka number one, kailangan hindi ka talaga aasa sa asawa mo. Number one, depende na lang yan sa asawa ko kung palabigay. Kung may butang magbigay. Baka may gusto kang... Ano, yung mga kaibigan mo sa Pinas or kababayan na gusto mong pasalamatan. Mga kaibigan? Oo, kaya pamilya mo doon sa Pinas. Pamilya na lang. Oo, di ba? Siguro sa tatay ko. Kasi... Natutuhan ko mag-farm dahil sa tatay ko, tinuruan ako. Kaya hindi ako gaano nahirapan pagdating dito sa Korea. Mag-farm dahil number one dito ang mag-farm sa Korea. Sa umpisa talaga, mahirap. Kasi paspasan talaga ang trabaho dito. Trabaho talaga ang asing trabaho. Hindi na nila maisip mag-merienda, magkain ng tanghali. Number one sa kanila yung oras na maipapos ng trabaho nila. Kumbaga, sa kanya. Yun lang. Salamat. Wow. Thank you so much. Sabi niya, ma. Bye-bye.